So yun po, naputol na naman kasi ayoko po nang ano, ayoko po na ano ko, itagal ko yung ano kasi itrinay ko po na mag-video na 18 minutes kaso matagal i-upload. Nahirapan pa ako mag-upload. So ito na lang po, 5 minutes na lang po ha. 5 minutes ba to? Pasensyahan niyo na lang. Watch niyo na lang po lahat. Tapos yun. Yun na nga po, pagbaba. 10-10 lang po ang pagbaba ng bus. Hindi po kayo lahat bababa. Tapos yun na. Yung pagpasok namin, ni chinek yung temperature namin. Tapos binigyan kami ng alcohol. Inisprehan kami ng alcohol. Sa hand lang ha, lahat. Okay? Then after, pumunta na po kami sa mga check-in counter po nila. Dun sa check-in counter naman po, i-prepare nyo yung passport nyo. At saka yung, ano, yung, alam nyo yung QR code na sticker na dinikit sa likod ng passport nyo. Yes, kailangan po yun. Importante po yung number na yun. So, prepare nyo din po yung, ano, yung ballpen nyo kasi mag-fill up na naman po kayo. Then, ano, yung contact number, yun po. At saka, in fairness naman sa hotel, dito sa hotel na inistayhan namin, tinanong naman kami kung may mga food allergies kami, kung may medical condition kami, kung ano yung about sa religion, hindi ko makain ng pork. So, yun po, sabihin nyo po dun sa mga receptionist nila. And then after that, binigyan na po kami ng room, umakyat na po kami dito sa room namin. And take note po ha, isa-isa po kami sa isang room, hindi po dalawahan, isang tao lang po. Then sa mag-asawa po, hiwalay din po sila. So, yun, hindi po talaga pwede magsama. Hindi ko lang alam sa ibang hotel, pero dito po sa hotel na inistayhan namin, isa-isa lang po talaga. Then, yung pagpasok nyo dito, hindi na po kayo pwede makalabas. Bawal po lumabas sa inyong kwarto. So, ang gagawin nyo lang po, matulog, kumain, pumunta ng balcony, mag-sightseeing, and kung ano, marami kayong maglaban na lang po kayo kasi marami kayong damit na dala, maglaba po kayo kasi wala po atang laundry service ang hotel. So, yun, magdala din kayo ng samupang laba at magdala din kayo ng shampoo and sabon kasi baka umabot kayo ng 7 days, eh, hindi po sapat ang kanilang amenities. Hindi ko lang din po sure kung magre-refill pa po sila. So, para na lang po may ano kayo may gagamitin. So, dito naman kasi pangalawang araw ko dito may ano pa naman sila, may coffee, creamer, sugar, may ano din po, may initan ng tubig. So, okay naman po dito sa hotel. Hindi ko lang po alam kasi may nakausap ako dati na wala po daw initan ng tubig yung hotel na nadinalan sa kanila. So, dito naman po eh meron. So, blessed po tayo na meron. Kasi, inom tayo ng mainit. Inom tayo ng kape. And then, yes, bawal lumabas. Hindi ka pwedeng lumabas ng kwarto. And, may house parent naman po kayo. And, please, magdala po kayo ng adapter, ha? Kasi, naku, wala talaga. Hindi pwede yung mga, ano natin dito, mga charger natin dito, dyan sa Bahrain. Magdala na po kayo ng travel adapter kung ano po, para sigurado. And yun po, pag wala naman kayong dala dito sa hotel na to, every hotel ata, every quarantine facility, may OWA representative, may house parent po kayo na taga-OWA. So, tawagan nyo lang reception ng hotel and then may advice nila kung anong room yung taga-OWA, tawagan nyo sila kung kailangan nyo ng adapter at bibili po sila. Yung adapter na nabili ko po is tago 100 pesos. Yan, dalawa po yung bibili ko. Kasi wala na po talaga. Empty na po yung mga ano ko, mga iPad ko at cellphone. So, yun po. Tapos yung meal po, ang meal nila, breakfast, lunch, and dinner lang po yung food na binibigay nila. So, kayo po, kung kayo po ay gutumin, magdala po kayo ng mga snacks, ng extra food nyo, mahilig po kayong kumain. May tubig naman po. Bibigyan naman po sila every meal ng tubig. So, yung meal nyo, meal box, then may water. It's either with dessert or it's either with fruits. Kasi, last night po, ang kinain namin may dessert. And ngayon lunch, may fruits. May fruit lang pala. And then, sa breakfast, may Yakult every day. Every day, okay. So far naman po sa food, eh,